Naniniwala ang ilang eksperto na nais sa katuparan na ni Isnilon Habiloan ang kanyang layunin na kumbinsihin ang iba pang teroristang grupo sa Pilipinas para isulong ang adhikain ng ISIS. Pahirapan naman ang operasyon ng tropa ng gobyerno dahil sa pagkakaroon ng mga bihag ng maute na nagtatago sa mga moske. May report si Sandra Aguinaldo. Sa video ni Isnilon Habiloan, sinasabing emir ng ISIS sa Pilipinas, na ikwento niya ang pakikipag-usap niya sa iba't ibang grupo para magkaisa. Hindi malinaw kung kailan ito naganap pero naniniwala ang ilang eksperto na nais sa katuparan ito ni Habiloan, isa sa mga leader ng Abu Sayyaf, sa ilalim ng bandera ng international terrorist group na ISIS. Ayon kay retired Police Director Boogie Mendoza, dating intelligence officer ng PNP, 14 na malalaki at maliliit na teroristang grupo sa Pilipinas ang nagkaisa para isulong ang adhikain ng ISIS sa bansa. Kabilang dyan ang Abu Sayyaf, paksyon ng BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, Ansar al-Khilafa, Maraka al-Ansar Battalion, at Shuful Khilafa. Idagdag pa raw ang mga dayuhan jihadist organization gaya ng Katiba Nusantara ni Malaysian Dr. Mahmud Agmad na malapit sa Abu Sayyaf. Ayon kay Mendoza, nasa 700 katao ang pwersa ng mga ito. Nagkaroon sila ng unification in terms of organization at kinakailangan mag-maintain sila ng isang stronghold. Humanga na rin sa kanila yung central ISIS. Ayon kay Mendoza, dapat bantayan ng husto ang posibleng pagdaloy ng mas malaki pang financial support mula sa ibang bansa para sa operasyon ng ISIS-inspired local terrorist groups. Maubos man daw ang grupong nasa Marawi, naniniwala si Mendoza na meron pa mga grupong na impluensyahan ng ISIS sa pamamagitan ng internet. Ang Islamic State ay unique, ang voluntary ang sistema niyan . Kahit may taboy yung mga terorista sa Marawi, we cannot calculate or estimate accurately yung organized or influence sa mass base nila. Bago nito, iniulat din ni Solicitor General Jose Calida sa Supreme Court na merong 20 grupo sa Pilipinas na may kaugnayan sa ISIS. Hindi naman itinatanggi ng militar na mabigat ang kalaban nila sa Marawi. Umabot na nga sa 42 araw ang labanan. Sabi ng AFP, nakapagpahirap sa sitwasyon ang pagkakaroon ng mga bihag ng teroristang grupo na nagtatago naman sa mga moske. Hindi po tayo magkukompromiso. Kung ang kalaban po ay magbababa ng armas, pakakawalan ng kanilang mga bihag, mapapabilis po tayo. At nasa kanila na yung poder at desisyon na yan. Pero kung hindi po, tutuloy po natin ang laban na to hanggang matapos sa kinahuli-hulihang armadong grupo dyan. Sandra Aguinaldo, GMA News.